Adicto. Oh, gamit to guys. Gamit to kasi may mga buhok. What's up guys? Welcome back to my channel. Nagbabalik muli ang hindi guwapo pero lamika. Ayo. Like a Hellcat. Like a Hellcat. So ngayon guys, ipapakita, itutur ko kayo sa aking quarantine facilities. Ito po sa Cebu City. Ayan, from Duha. So nandito po ako ngayon sa Cebu City. So from Manila kasi, nilipat ako dito sa Cebu City kasi wala na po yung full capacity na po ang quarantine facilities doon po sa Manila. So kaya nandito po ako sa Wonderland, wonderful land of Cebu. No other than ang Mactan. Ayan, Mactan, Cebu City. Ang ganda ng Cebu, guys. So, for the second time na pumunta ako ng Cebu. And then, ngayon, guys, bago natin umpisa ng ating tour vlog dito ko sa aking quarantine facilities here in Cebu. So, huwag kalimutang like, share, and subscribe po ang aking channel at huwag i-skip po ang ad. Sapagkat dyan po kami kumikita kahit na barang-barya lang pag maraming manood at huwag iskip ang ads, kikita tayo kahit papaano guys. So hopefully makatulong tayo sa ating mga kapwa kababayan na mas nangangailangan guys. So, before anything else, bago natin umpisa ng aking vlog, so shout out ko muna yung mga kababayan natin. Ito, pakita ko sa inyo. Yan guys, yung mga kababayan natin dyan, nag-work sila. Kanina nakita ko sila kanina. So, ang taas-taas ng tinatrabaho nila. So, hindi sila natatakot ako nga. Pagtingin ako sa baba, parang natatakot ako. So, takot ako sa high. Lalo na pag mahirap mahulog pag walang sasalo sa'yo. Ayan. Binabati ko po lahat ng mga construction worker. Ayan. Mag-iingat po tayo, guys. Mabuhay po tayong lahat. Ay. So, sa lahat ng OFW galing ibang bansa o ng Pilipinas, meron pa tayong 8 days quarantine. Bakit 8 days po? Kasi in a 5 days, dyan po, isa swab test po tayo in a 5 days kasi ang bagong variant po ngayon is 5 days daw bago ma-detect kung ang isang OFW ay may COVID. So, huwag naman sana po. And then, dito. So after 5 days, and then mag-swab ka na, magantay tayo ng 2 to 3 days para sa result ng ating swab. So ngayon guys, umpisa na po natin ang ating tour vlog ngayong araw dito po sa Sabri, ko alam kung iba yung pronounce nila eh. Sabri Hotel dito po sa Mactan, Cebu City. So tara, let's guys, let's do this! So guys, ito po yung main door ng hotel kung saan ako nag-i-stay ngayon dito sa third floor. Ayan, room 12E27. And then, nakalock to guys, ito yung high. Ayan, pag pumasok ka dito or bumaba ka, ito yung gagamitin mo. Halimbawa, pag bumaba ka sa baba at sasakay ng elevator, so kailangan mo i-tap to. Ayan, so dala mo to. Pag pumasok ka, tap mo rin. Pag sa labas ka, pag papasok ka, i-tap mo rin. And then pag may mga pagkain na po, so halimbawa meal namin, dinner, lunch po, magdo-doorbell lang sila. Minsan nga pag magdo-doorbell sila, right, nakakarap ako sa nagising kasi so tapos cool ko na, so magdo-doorbell sila yung bubuksan po, saka bubulak po yung kwarto natin para walang papasok. Doorbell sila dito at dito ko kukulin yung pinagkainan namin. So, I don't think kung takot sila kasi pag doorbell nila, tapos natayo ako at alabas, pag tingin ko, pag open ko ng door, wala na yung nagbibigil ng pagkain. So, wala naman kami sakit. So, kita ako na din. And then, lock mo na yan. So, kagandahan dito guys,
pag yung door mo, kung hindi ka kakampansin kung nakalock o hindi, at maririnig mo yung tunog. Diba? Yun. Pag narinig mo yung tunog, guys, ibig sabihin, hindi nakalock yung door mo. So yun yung maganda rito. At saka, high pitch. Okay lang, guys. Pag ganun talaga, kasi yung muna ako, ba't ang ingay-ingay tulog ako? Hindi ako makatulog yung maayos. So tinawag ko sa front desk, sabi niya, sir, hindi po nakalock yung pinto mo. So, i-push down. So tinawag ko ito, lock. Hindi. Lock ulit, para di mag-ahasa. Then push. Ayan. So wala lang tulog, guys. So dito, yung mga damit ko. Ito yung damit ko. Just ang favorite lang. So dito, guys, nagtitipid ako sa damit. Kung nakita nyo, wala akong pati shirt ko, damit, hindi pa ako nag-change kasi wala pong laundry dito. Ayun yung mataklap. So, pagdating sa bahay, pag-uwi ko ng province, puro labahan. Mas lang pumot. Mas lang unan. Nakarito na yung unan nila dito. So, maganda dito, guys, ang Savory Hotel, ang masabi. About the facilities, maganda talaga. Doon ako problema. So, ayan. Meron silang ano to, riff? Bukas pala to. Kasi pag ito, kalukulot. Nakay ko dito. Bukas pala to. Kasi kalukulot. Kasi walang ilaw. Ngayon ko lang nalaman. Ayan. Kunin pala siya. Bili lagi ng red horse. Kasi ang mahal ng red horse ito, guys. Pinikan. Masalim sila. Pinikan naman sila. Ano naman to? Voltage. Wala ko nakalock. Ngayon ko lang na-touch to, guys. After 4-3 days ako ngayon. Ngayon ko lang na-touch to. Wala akong magawa dito eh. Kaya, hindi siya nagang pera. So, tara. CR tayo, guys. So, ang CR na maganda talaga tayo. Pagpasok ko dito, mano yung CR dito. Malinis. Kasi lang naging burara at gumamit. Ayan. Tara, guys. So, ito yung CR. Sundan nyo. Ito yung mga dito, guys. Ito yung supply na pinaligo ka. Then, wala na akong gumapakal na ang dumi-dumi na. May kachilyo pa. Kasi yung kachilyo to, inahati ko yung sabon. Ito yung mati-hati. Kaya pinapayaan ko na lang. So, ito yung Colgate ko. Sa loob ng 8 days, ito yung gamit yung Colgate. Yung tipid ko talaga to. So, ang late dito, guys. Kasing late ang ano. Tapos, may baso. Nagtaka ako. Ba't may baso? Dove, baka naman Dove. Baka naman. So, ito may baso. Hindi ko alam kung bakit may baso dito. Hindi ko ako magiinom. Ayan. Tsaka minsan, ito yung shower nila. Ayan. So, actually, may libreng sabon sila. Pero yung sabon, hindi na ako nanghingi. Nakakaya naman. Pati yung coffee. May dala naman ako. Ayan. Ito yung shower nila. May heat and cold. Minsan, naligo ako dito, nagko-concert ako dito. And then, iwas lang ako dito pag naligo ako kasi puno yung... Pag naligo ako dito, guys, ay... Pag naligo ako dito, bumabara yan. Tapos yung tubig, aabot dito. Yan. Wala ko. Tapos syempre, nag-iingat ako kasi pag madumi, sa paglabas ko dito, magkaka-charge pa tayo. Wala akong nilagoy. Magkikipag ako. May salamin dito. Gusto kong manalamin. Hello? And then, dito ako hanggang, guys. Kahit TV naman dito, gusto kong manood. Pero ayaw ko manood kasi para makasip tayo sa electricity. Ayan. So, hello, bed dito. Bed. Ayan, pero sayang lang yung bed kasi mag-isa lang ako dito, guys. So, dapat hindi kasama para ma-enjoy. Ma-enjoy yung pag-stay mo dito. Okay. Damit ko kung saan nakakaan yung damit ko. Ayan. So yung aircon nila sa taas, malamig. Kasi minsan nilalamig ako at gusto kong patayin. So I think automatic na yan. Nakakunik na yan dun sa pinakamain. So hindi ko siya mapatipatay. And tapos, ito yung mga gamit ko. Burara ako. Ito. Pwede ka magpaligis dito, guys, everyday. So, para wala ka pala,
hindi na ako nagpapalinis sa kanya, hindi rin ako nagpapalinis sa mga bedsheets, ayan. Okay lang yan, sanay naman ako sa babaho. And then, unang araw na nag-check-in ako dito, unang napansin ko, kasi pagod ako noon, kasi unang napansin ko, yung unan, medyo may amoy. Ito, yung bedsheet nila, may napansin ako, parang pinag- parang hindi pinalitan at pinalatan. I think mancha lang na to. Mancha lang ata to. Ayun dito. Yan. Ba't kuli blue dito sa camera? Yung isa personal, ano, brown. So ayun guys. So sinigaan to. Ano mga kailangan ka. So katawag ka lang dito. Mancha dito lang dito. Dito ako, dito yung maliit na lang isap ko. So nag-order ako ng ulam kanina kasi yung binigay lang ano ng almusal breakfast sa akin, hindi talaga ako mabubusog. Nag-order ako ng pochero daw to. Pochero. Nag-concern ako sa customer service, at tagal ng sumago. After, naghanap ko ng may sabaw, sabi sa akin, pochero. Tinanong ko siya, yung pochero ba baboy? Sabi niya baboy daw. Tapos ngayon, yung na-serve na yung pochero guys, parang hindi baboy, parang baka. Itinilunok ko lang ako ni kuya, ang mahal ko ito, 450. So yun guys, ayun pala siya napagtanto. So parang hindi baboy ito, parang baka. Huh? Parang baka nga siguro, hindi baboy. Niloko lang ako ni kuya. Mahal-mahal pa, nagbigay pa ko ng tip. Sanaiwan sa yung school ng 1,000 ko, 300 pesos na lang. So, 450. So, sandaan. Ang mahal. Tapos, ayun, ang ginawa ko itong mag-araw, matutulog lang, kain tulog, tapos minsan, pagpasok ko dito guys, yung pinagkulikot ko lahat ng ito, o kung may CCTV ba sa loob, kasi may kung nayagawin ka, tapos pakikita nila na kaya, baka magtindig ka pa. Tinitingnan ko lang, lahat ng sunok-sunok, tinitingnan ko. Tapos nung isang araw, nag-blackout. Kala ko yung ito, kala ko talaga ito. So, kala ko talaga ito, CCTV. Purasan pala, tinitigil ko talaga yung baka CCTV yan. Ay, hindi mo itong aircon. Purasan, saka hindi mo itong aircon ito pala. Ito pa yung remote ng aircon, ngayon ko nakita guys. Kala ko orasan, dual purpose pala ito, pwede siyang orasan, pwede siyang kalimut ng aircon. Tapos, maraming ilaw. Yun, sensor ata lang, ano na, hindi ko alam paano yung wifi. Hindi ko alam paano sa wifi, yung kulay gray. So, mababosis ako kung ito sa akin guys. Okay. Marami nag-trending na mga hotels na mayroong hidden camera. So, may mga kaya, may hindi kaya-aya tayong gawin. Parang pagdating mo, sabihin ng mga kaibigan, well, pre, trending ka, pre, gano'n. Nagaya ng mga damit ko, ayan. So, parang naka-ano. Inamoy ko naman to kung mabango ba. Hindi naman siya gamit. At ito, oh, gamit to guys. Gamit to kasi may mga buhok. Tingin mo. Gamit to kasi may buhok. Siguro ginamit to lang ilang beses lang. So may concern ko to mamaya. Concern ko na lang to. May buhok. May buhok yung buhok nila. Kasi ibang hotel talaga guys. So hindi naman sa lahat ng hotel ha. Pero I think ang dalasan sa mga hotel guys, pag hindi nagamit ng customer yung mga kumot unan kahit isang araw lang o dalawang araw, hindi nila pinapalitan kung hindi madumi. So siguro pinapagpagganan nila. Kasi nakita ko sa ibang videos kung paano malaman kung madumi o malinis yung bedsheet. Basta ang ginawa niya, pinapigil out, meron siyang light na kulay blue at may makikita mo kung malinis o madumi yung hotel. Ayun. Ayun guys. Yun lang yung ito yung quarantine facilities ko dito sa Qatar. Cebu.
punta ko sa Qatar. Kasi ho, so hopefully nag-enjoy kayo guys sa aking vlog for today, sa aking tour sa aking room dito sa quarantine facilities po dito sa Cebu City. So maraming salamat guys, at huwag kalimutan i-share, like, and subscribe po sa aking channel para mas lalo tayong makilala at ikita rin minsan. Kamali mo soon guys, isa rin ako sa mga vlogger na makatulong soon sa mga kababayan natin na nangailangan. So ngayon kasi guys, medyo maliit pa tayo, nag-grow pa lang tayo, so help me guys to grow. And thank you so much guys. And now I nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Stay at home and be safe.